napupunta sa savings. Then, una sa lahat muna po, I give 10%, ano, okay. I give, no. Tatay siya. Sana hindi dapat sinasabi ito, di ba? Pero alam natin din. Pero dapat kasi, huwag mamasamain ng iba, pero sa lahat naman ng religion to, di ba guys? Yung sa misa, nagkaganyan. Di ba po, you have to give, not dahil, ano ha, hindi to, I want to clarify, kasi sinasabi nila na ang Iglesia ni Cristo daw, parang sapilitan humingi ng pera. Pupuntahan ka pa sa bahay para hingihan ka ng pera. Nung hindi pa ako kapatid, isa ako sa mga naninihira at kumbaga, pinagpo-point ng finger at Iglesia na, ay, ano, oh, ganyan nga sila, oo, oh, ganun sila. When I was so ignorant, I did not know anybody from Iglesia for me to say that. I was so self-righteous. Pero ngayon na nasa loob na po ako ng Iglesia ni Cristo, I can honestly tell you, walang ganon. Walang pupunta sa bahay mo para singilin ka pag hindi ka nakapagbili ng tithing. Nasa ano mo yan? Nasa puso mo yun kung ano yung dinidikta ng puso mo. Pero nasabi ko lang to kasi tinanong ni June kung saan ko nilagay, how I budget my money. First, I give muna my tithing, and then after my tithing, I give an allowance for yung mga house, home, yung mga budget sa bahay, mga kailangan bayaran, mga bills. Natututo na ako sa ganyan dito. So, pagkuha ng check-in, tapos, 10% doon sa agency? No, not necessarily 10%. Kung ano yung gusto ng... No, not necessarily. Kung ano yung gusto ng heart mong ibigay. Kung ano yung kaya mo lang na ibigay. Kahit pa siguro piso lang yun kung yun lang ang gusto ng puso mo eh, at yun ang kaya mo. Nobody will force you. Nobody will exonerate you from the church. No, not at all. Okay. Sige, tama na yun dyan. Ano na sabi mo sa mga... Di ba?